showbiz fanatics, libelous case against those people na nagpapakalat na kung may anak itong si Miss Main Mendoza ay tinitiyak daw nila di umano na ito hindi si Alden ang ama. Oh my God. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Artista Life Updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. Let's watch this video. Bibi ko. Ito po yung isa sa mga behind the scenes videos ng episode nga ni Miss Main Mendoza sa kanyang daddy's girl. Sobrang mapagmahal. Hindi ako mapapahiya. Simple lang kung forma. Love niya sa akin. Sobrang! Bawat gawin ay super-killing. Ngayon naman balikan natin yung videos na kung saan ay binati nga ni Main yung kanyang mga anak di umano sa video na ito. Everyday gawing araw ng mga pusa mga Tower Cats at ipadama natin sa mga Tower Cats ang pagmamahal natin sa friends, family, sa jowa. Wow! Ay, ako. Natin sila. Correct. Pati sa mga anak ko, sa family! Ayan, oh. Everyday gawing araw ng mga puso mga Tower Cats at ipadama natin sa mga Tower Cats ang pagmamahal natin sa friends, family, sa jowa. Wow! Ay, ako. Natin sa... Mainit na pinag-uusapan ngayon ang video kung saan lumabas at official na binati nga ni Miss Main Mendoza ang kanyang mga anak during the Valentine's Day. Kung saan ay kumalat nga ngayon sa mga IG post, even sa mga Twitter, sa mga Facebook and YouTube, yung tungkol po sa issue na ito. Sabi po ni Mr. Skull, ayan, reply niya sa post si Main DCM. Pwede talaga siya talagang makasuhan ng libel for false information. Kasi po, meron pong isang write-up sa nagsasabi na para bagang itong si Miss Main ay ikinakabit sa pangalan ng isang artista na may kinalaman din ang isang senador. Kumbaga, pinag-uusapan to ngayon na maaaring kung may anak nga daw di umano itong si Miss Main ay kinukumpirma nila na hindi daw si Alden ang ama nung kanya mga anak. Kasi sinabi dito na yun nga nagagalit nga ang lahat dahil sinasabi nila na maaaring yung team A si Panotsky nga daw po ang ama ng anak ni Miss Main at hindi si Alden. Kumbaga, libelous case po yung nag-aantay sa mga taong nagkakalat ng ganitong balita. Sabi ni Angel and Lenore, sure naman tayong A team, hindi yan kay Alden yung mga anak ni girl. Ayan. So I think this is gonna be a one-sided fans of Alden Richards kung bakit ganun na lang yung pagtatanggol nila na sinasabi nila at pinagkakalat nila at pinag-uusapan nila sa Twitter or dun po sa mga usapan nila na ganun nga, na baka hindi nadeliga ng halaman. Sabi, meet the Volker. Talagang sobra talaga. If you're gonna remember, si Mr. Enchong D kasi ngayon ay naharap sa 1 billion libelous case against dun sa isang government officials na kung saan nagpakasal po ng isang engranding kasal. At ito pong si Enchong D ay nagkaroon po siya ng comment or nagkaroon siya ng Instagram post na sinasabing ginagamit di umano nitong government official na ito ang pondo na kanya nasasakupan at ng gobyerno para ipangkasal sa ganun kagrabe at ka-engranding kasal na naganap sa kanya. Ngunit hindi po kilala ni Enchong yung nakasama or asawa ng government officials na to. Kaya naman gumawa sila ng hakbang nila para po idemanda si Enchong D ng 1 billion libelous case na kung saan gumulong na nga po ang kaso. At si Enchong po ay hinuli ng NBI. Pero dahil nga syempre may pera, so gumawa po siya ng veil para pansamantalang makalaya. Pero completely hanggang sa ngayon ay dinidinig pa rin yung kaso. Hanggang sa hindi po siya nakapagbayad ng 1 billion na danos perwisyos, eh maaari po siyang ikulong dahil sa libelous case. So sabi naman po ni Solmes, yes, bumalik ako sa YouTube. Remember na name Andy Dance Lenore, careful sa tweets, 1 billion libel suit.
Maria Ladja replying to 24th of December, boycott MCET. Ayan. So, usap-usapan talaga ngayon sa Twitter yung ginawa po or yung ito pong pinapakalat na balita na parang sinasabi nila na dinudurog nila yung credibility at dignidad ni Ms. Maine and Alden sa mga ganitong klase ng mga balita. Na parang pinagbibintangan nila si Maine na yun nga, nagkaanak sa iba na kumbaga parang talagang idinidik nila si Ms. Maine Mendoza dun sa isang tao na wala namang siyang kinalaman. Kaya naman, ngayon, marami pong mga fans ni Ms. Maine and Alden talagang nagre-react sa mga ganitong klase. And ang hangad nga ng marami na sana wag na pong magpakalat ng mga ganitong balita. Kasi parang, kumbaga, sabihin na natin, feeling natin di naapektuhan si Maine sa ganitong pangyayari. Kasi babae po siya at malaki po ang laban niya sa mga ganitong klase ng mga malicious tweets and malicious news na pwede po siyang gumawa ng sarili niyang kaparaanan para po mahuli or ipakulong ang mga taong katulad nila na nagpapakalat po ng mga hindi magagandang balita tungkol kay Ms. Maine Mendoza. So as a fan and as a followers of Ms. Maine, ang dasal ko lang na sana ay hindi maapektuhan kung ano man po yung meron si Maine ngayon dito po sa mga malicious content and malicious tweets na nararamdaman niya ngayon, nararanasan niya ngayon. Although meron po mga lumabas na video yung tungkol nga dun sa kanyang pag-amin na or binati niya yung kanyang anak di umano ng live sa 8 Bulaga na ikinagulat nga ng maraming Dabar Cads. Marami po ang nagsasabi na it was just a meant for joke or ito po ay isang malaking biro lang para kay Ms. Maine Mendoza, na lahat po ng mga Aldab na nakakaalam ng news or nakakaalam po ng history ni Alden at ni Maine. At the end of the day, syempre maniniwala pa rin tayo kay Alden at kay Maine Mendoza. Nakita naman natin kung paano nila pinapangalagaan ang bawat isa, paano nila pinapangalagaan ang kanilang mga kredibilidad. Kung if you remember Mr. Alden Richards' tweets, sinabi niya po sa kanyang Twitter at sinabi niya po sa kanyang Instagram that private life is a peaceful life. So sana mas maging malinaw po yun sa lahat ng mga sumusuporta kay Alden at kay Maine, na mas gusto nila maging privado yung kanilang mga buhay dahil mas magiging matahimik sila. If you're gonna ask or remember, one of the love team po ngayon na talagang tinatangkilik din ng tao, never po silang umamin pero nakikita po ng publiko kung gaano sila ka-sweet at kung gaano po nila inaalagaan ang bawat isa. Ganon din po kay Mr. Alden and Maine, gusto po nila ng pribadong buhay because Alden Richards said, quote and quote, private life is a peaceful life. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.